Mula sa kilala at mayamang pamilya ang mga sinasabing leader ng Maute Group. Sa Middle East daw nag-aral lang dalawa sa mga ito kung saan nahubog ang kanilang kaisipan sa pakikipaglaban. Makibalita tayo kay Chino Gaston. Sino nga ba ang namumuno sa Maute Group na sumakop sa bayan ng Butig sa Lanao del Sur at ngayon patuloy na tinutugis ng militar? Sa mga litrato at dokumentong nakuha ng military intelligence mula sa dating kuta ng grupo, lumilitaw na ang magkakapatid na Abdullah at Omar Kayam Maute ang leader ng grupo. Mula sa isang kilala at mayaman na pamilya ang magkakapatid, pinag-aral sila sa Middle East kung saan nahubog daw ang isipan sa ekstremismo. Kilalang mga negosyante ang pamilya Maute na may construction firm at gun store sa Marawi City. Ayon pa rin sa impormasyon ng militar, bahagi ang Maute Group sa mas malaking samahan ng mga kung tawagin ay Ansar al-Khilafa Philippines o AKP sa pamumuno ni Abu Sayyaf leader Ismilon Hapilon ng Basilan. Nagsimulang magpakilala ang Maute Group na alyado raw ng ISIS nung makaalyado nila ang mga taga-AKP ng isang commander alias Tikboy. Ang grupong ito raw ang nasa likod ng ilan sa pamumugot ng ulo sa Lanao area. Gaano ba ka-importante para sa mga grupong ito na officially ma-recognize sila ng ISIS? Officially na ma-recognize para maging bahagi ka ng caliphate at maging bahagi ka ng caliphate, magkakaroon ng responsibilidad yung ISIS Central na i-maintain ka bilang wilayat nila or probinsya. Dahil kumbaga kung sa Pilipinas meron tayong internal revenue allotment sa mga local governments, magkakaroon ng ganyang klaseng mechanism. Ang mga naarestong suspect sa Davao City bombing noong Setyembre, kabilang ng Maute Group sa Cotabato area. Si TJ Makabalang, ang leader ng mga nang bomba sa Davao, ilang beses daw bumisita sa bahay ng mga Maute sa Marawi City. Nabataan din daw si Makabalang sa kampo ng Maute Group sa Butig. Ilang tauhan pa ni Makabalang ang kasalukuyang pinaghahanap sa ngayon, karamihan mga recruit galing Luzon. Sa huling tala ng military intelligence, mahigit 300 miyembro ang Maute Group sa Lanao area. Mahigit 100 high-powered firearms, kabilang ang mga machine gun, rocket-propelled grenade, sniper at assault rifles. May tinatayang 50 improvised explosive device o IED pa ang grupo ng Maute, katulad ng pinasabog sa Davao City at sa convoy ng PSG sa Marawi noong Martes. 2 Indonesian at 5 Pakistani nationals ang kasama ng grupo na lumalaban ngayon sa militar. Chino Gaston, GMA News.